Ang sabi dito, Kuya Steve, pag yung safeguard po nilagay sa chismosa kong kapitbahay, safe na siya at hindi na po siya makakachismis. Hi guys, this is Steve, creator ng MegaToon TV. Kamusta sa inyo lahat mga kabarangay MegaToon? Ang barangay ng bawat Pilipino. Every Tuesday, 10 a.m. nag-upload ako ng ganitong vlogs. At every Friday, 10 a.m. naman, mga animation. Siya nga pala, last Tuesday, pasensya na hindi ako naka-upload ng vlog. Sobrang busy ako dun sa bagong gaming channel. So kung hindi nyo pa alam at hindi nyo pa na-check, mamaya i-check nyo yung gaming channel. Ano, na-miss nyo ba yung vlog? Marami sa inyo nagtatanong ko, Steve, bakit walang vlog? Bakit walang vlog? Actually, ako rin na-miss ko rin mag-vlog, na-miss ko rin kausapin kayo kasi every week ginagawa ko na. So parang nasanay na ako. So, kumusta sa inyong lahat? Kumusta ba? Kumusta yung weekend niyo? Malapit na mag-vacation, di ba? March na. So, sa mga gag-graduate this year, happy graduation! Okay, so before natin ituloy yung vlog, alam ko mapapansin niyo na hindi lalabas yung shoutout dito sa taas. Well, magkakaroon tayo ng bagong format sa shoutout. Instead na lumalabas dito sa taas, ilalagay ko na lang siya pagkatapos ng video, makikita nyo doon. Medyo ano kasi, sabi ng iba na di-distract daw sila sa panonood ng vlog. At sa akin naman, medyo mahirap kasi mag-edit na pag lumalabas siyang pa-isa-isa doon. So, ang gagawin ko, isang buo na lang siya doon sa dulo ng video. Okay, so since hindi ako nakapagpasalamat sa inyo ng maayos nung previous vlog kasi nagmamadali ako, gusto kong pasalamatan uli kayong lahat formally for reaching 100,000 subscribers sa channel na to. Isipin nyo yun, isang animation channel lang umabot ng 100k, hindi ko nakakalain yun eh. Kasi number one, animation. So, mga usually mga bata lang manonood. Pero based sa stats, sa mga statistic, nakikita ko, lahat nanonood na. Kasi nandiyan yung usapang pera na hindi naman sobrang pambata. So, sa inyong lahat, maraming salamat. And by the way, meron na rin tayong sponsor sa show na to. So, this show is sponsored by... Hi guys, si Steve ng MegaToon TV. Kung ikaw, kamag-anak mo o kaibigan mo ay dumaranas ng anxiety, depression at kung anumang mental illness, bakit hindi mo subukan ang online counseling mula sa BetterHelp? Ang BetterHelp ay binubuo ng mga lisensyado at professional na tao na handang pakinggan at tulungan ka. Mas mura pa ito kumpara sa traditional na counseling. At dahil online, mas madali ka makakakuha ng tulong sa oras ng pangangailangan mo. Ang depression ay hindi dapat binabaliwala. I-check nyo sa baba ng video ang link para sa BetterHelp. Maniwala kayo kabarangay, hindi masasayang ang oras nyo sa kanila. Maraming salamat sa ating sponsors. So guys, every time na nagsasign up kayo o ginagamit yung mga ino-endorse ng show, kumikita ako ng konti na nakakatulong sa channel. At maraming salamat na rin sa inyo for supporting this channel. So ang pinaka-popular question na patuloy nyo na kino-comment is, yes, Steve, 100k na yung channel mo, ano mangyayari? Asa na yung play button? At anong mangyayari pag nag-100k? Okay, so para sa mga kagaya ko na ngayon lang naka-reach ng 100k, at para sa inyo, para malaman nyo, once yung channel nyo ay naka-reach ng 100k, magkakaroon kayo ng checkmark na ibig sabihin nun, verified na yung channel nyo. Hindi nangyayari to ng automatic, ito ay nangyayari pag nag-apply ka sa Google support or sa YouTube support. So, iche-check nila yung channel mo and i-verify nila kung legitimate yung channel mo. Ang kaganda naman verified channel, let's say marami dyan na magpapangalan na Megaton TV or magpapanggap na kunyari sila daw Megaton TV, at least kapag verified yung channel mo, magkakaroon siya ng checkmark sa dulo. Ibig sabihin, ikaw yung legitimate na Megaton TV. All the rest is nang gagaya lang or fake. Kaso, hindi ka ma-verified hanggat hindi mo nare-reach yung 100,000 subscriber. Yung ibang channel, may nakita ako mga na-verified sila pero hindi pa sila 100k. Mga exemption yon kasi before nagkaroon yata ng glitch yung system na verify yung mga channel na yon. Pero nowadays, magkakaroon ka lang ng verification if makareach ka ng 100k. Also, another changes besides sa magkakaroon ka ng verification is matatanggap mo yung recognition mula sa YouTube na silver play button. Pero yung silver play button, hindi mo agad-agad matatanggap yung pag-reach mo na 100k. Hindi naman instant yun. Pag 100k mo, bukas na dyan na. Meron pa kasing process. Kinausap ko yung manager ko, yung YouTube manager ko, kasi may nagmamanage sa channel ko na manager. So, ang sabi niya, direct na siya from YouTube, by the way. Ang sabi niya, after 1 month mo ma-reach yung 100k, magkakaroon ka ng notification sa channel mo na pwede ka mag-apply para dun sa play button. Then, afterwards, siyempre, gagawin pa nila yon and then, ipapadala pa sa'yo. So, medyo
matagal, siguro mga 2 months or 3 months overall kapag reach mo na 100k. So parang ganun, hindi siya automatic. Marami sa inyo nagre-request unboxing. So huwag kayong mag-alala, once nakuha ko na yung play button, syempre i-unbox natin. Sa atin yun eh. Guys, meron lang announcement about this channel. So magkakaroon tayo ng konting changes. Ang unang magiging change is baka itong vlog yung every Tuesday, baka, hindi naman sigurado, baka lang, baka minsan meron, minsan wala. Although gusto ko laging Tuesday magkaroon ng vlog, pero minsan kasi busy ako sa kabilang channel. So sana if ever dumating yung time na walang vlog, intindihin nyo lang medyo nag-a-adjust pa ako kasi minemaintain ko yung dalawang YouTube channel. And also, isa pa sa mga changes, may mga shows na mawawala uli based sa performance. So tinignan ko yung performance ng mga video, kung ano yung pinapanood nyo at ano yung hindi nyo masyadong pinapanood. So based sa mga data na yun, makakapag-decide ako kung ano yung show na ikikip ko at ano yung show na i-stop ko or ika-cancel. Kasi anong point na paggawa ng mga cartoons na yun or yung mga animation na yun if hindi naman kayo masyadong nanonood. So yun, heads up lang, may mga matatanggal. At ang huling announcement ay tungkol dun sa Trap 100 Days in Minecraft Season 1, yung the whole episode, yung full episode. Marami sa inyo nagko-complain, sabi ko, Steve, bakit hindi namin ma-download offline? Bakit yung ibang video mo na da-download namin? Nagkaroon kasi ng problema sa YouTube before, siguro dahil sobrang haba ng video or what. And then, nag-contact ako sa support. As of this moment, pwede nyo nang i-download offline. Ibig sabihin nun, habang naka-wifi kayo, pwede nyo i-download and panoorin nyo later on offline. Okay, so tapos na tayo sa mga announcement. Tara, move on tayo sa Q&A. Babasahin ko yung mga pinadadala ninyong love question, weird question, safeguard question, lahat ng klaseng question. So tara na. Okay, so ang unang question, sabi dito, Kuya Steve, ginawa mo lang ba yung Minecraft dahil kaparehas nyo yung pangalan, yung original character doon, si Steve? Well, nakakatawa, coincidence, hindi ko siya ginawa dahil kapangalan ko. Nagkataon lang nakapangalan ko, pero dati na ako naglalaro ng Minecraft. Maganda kasi, open world crafting, tapos may mga zombie. So yun. So ang sagot doon, coincidence lang, kahit pa iba pangalan ng kahit hindi Steve, gagawin ko pa rin animation yung Minecraft. Okay, and for our next question, sabi dito, Kuya Steve, sino nag-aya sa'yo maging animator or vlogger? Pa-shoutout na rin po, TY. So shoutout muna to Justin Rosario. Well, walang nag-aya sa akin maging animator. Bata pa lang ako, nanonood pa lang ako ng TV, nakikita ko pa lang gumagalaw yung mga drawing. Doon pa lang gusto ko na maging animator someday. Noong bata pa ako, walang YouTube. So, iniisip ko, someday gusto ko maging animator sa TV. Pero, since impossible yun, dahil hindi naman ako nag-aral ng fine arts, at hindi naman talaga ako naging full-time na animator talaga, buti na lang sa YouTube, nagawa ko pa rin yung pangarap ko maging animator. So, walang nag-iya sa akin. Gustong-gusto ko talaga, bata pa lang ako. And sa pagiging vlogger, wala talaga akong balak maging vlogger. Pero since kailangan kong kausapin kayo, kailangan kong makipag-communicate at nag-e-enjoy din naman akong kausap kayo. So yun, tinuloy-tuloy ko na rin mag-vlog sa channel na to. Okay, sa isang dako ng kadiliman, sabi dito, Kuya Steve, totoo po bang multo? Takot ko sa multo, no? Well, depende yan. May mga taong naniniwala sa multo, may mga taong hindi. Pero kung ikaw naniniwala ka na meron kang spirit, at kapag namatay ka, yung spirit na yun hindi namamatay, siguradong may multo. Kasi may spirit, di ba? Pero huwag kang mag-alala, yung mga multo naman, hindi naman ang gugulo yan. Sa dami-dami ng namatay, kung manggugulo yun, dapat ginugulo na tayo. Siguro may mga rules din sila doon. Siguro may mga parang multo police para hindi guloyin yung mga nabubuhay. Or may separation na hindi pwedeng makigulo yung mga multo sa mga living. Teka lang, ano yan sa tabi mo? Multo ba yan? Okay, so for love question sa dito, paano po Kuya Steve, nagkagusto ko sa pinsan ko, si Sarah. Sinabi pa talaga yung pangalan, ha? Tapos nandito yung pangalan mo. Paano po maayos? Shoutout na rin po. Thank you sa sagot. Well, hindi magandang magkagusto sa pinsan kasi mag-relative kayo. Siguro kaya ka nagkagusto kasi close kayo dahil magpinsan kayo. Siguro ganito na lang para hindi ka magkagusto or mapunta pa saan. Siguro medyo dumistansya ka na lang or wag mo lang lagyan ng mali siya yung pagiging magpinsan ninyo. Mag-focus ka sa iba.
sigurado ma-overcome yan. Okay, for next question, na isa rin sa mga popular question na laging tinatanong, sabi dito, bakit po nakalbo kayo, Kuya Steve? Well, siguro concern lang to, itong nagtatanong if, kasi di ba kapag ang tao kalbo, iniisip nila baka may sakit, may cancer, di ba yung mga cancer patient, di ba walang buhok? So, wala naman ako sakit, kaya ako nakalbo kasi ginusto ko lang. Para sa mga hindi nakakalam, ito, wala akong hair kalbo. Ginusto ko kasi siya yung ganitong hairstyle. Nangyari to isang summer na super mainit. So sinubukan ko actually noon semi-kalbo pa lang yung sinubukan ko eh. Yung parang kalbo ka pero may 1 inch. So semi-kal ang tawag doon. Nung napansin ko, presko, masarap siya sa pakiramdam. Nung tumubo uli yung buhok ko, parang uminit. Eh since sanay ako, gusto ko lagi nakakap. Sabi ko, mas maganda pa pala dati yung walang buhok. Pero since lagi ako nagpapa 1 inch, magastos yun eh. Kasi pupunta ka sa barbero para gawin yun. Mahirap gawin yun sa razor lang, lalo na sa likod. So para mas maganda, ginawa ko na lang is totally zero hair. Shinave ko na lang para hindi na ako kailangan pang pumunta sa barbero. Magkano rin yun ah. Actually, simula nga nung ganito hairstyle ko, nakakatipid ako eh. Yun nga lang, galit sa akin yung barbero tsaka yung mga shampoo manufacturer. Kasi wala silang kinikita sa akin. So siguro ang sagot din sa tanong na bakit ang kakalbo, kasi yun ang choice. Di ba meron tayong K-pop na mahaba tapos blondie, tapos meron tayong mga metal, yung mga nagme-metal band na mahaba long hair. Meron din tayong mga pangkista na nakatayo, yung mohawk. Kanya-kanya yun eh, meron mga tao din ayaw ng buhok. Yan, katulad si The Rock, si Vin Diesel, at yung pinakamalakas na anime character, si Saitama. Tignan mo, walang buhok din yun. So siguro ang sagot doon, ginusto lang namin na walang hair. Ikaw, try mo. Okay, for our technical question naman, sabi dito, Kuya Steve, ano pong masasuggest ninyong drawing pad / tablet para sa mga beginners? Bala ko po kasing mag-Wacom Intuos. Tama ba yung pronunciation ko? Intuos? Well, anyway, yung Wacom kasi brand yun ng sikat na brand ng drawing tablet or drawing pad. Well, ganito ang tip ko sa'yo, no? Dalawa yung i-consider mo. Number one, syempre, is budget. Well, yung brand na Wacom, nagamit ko na yan, and so far, sila yung pinakamaganda at pinaka-compatible sa kahit anong laptop or PC. So, yung brand na yan, trusted na yan. Ngayon, ang tanong kung anong Wacom yung gagamitin mo. Yung Intuos, yung maliit, yung malaki, or yung malaki na may screen talaga, yung ginagamit ng mga professional. Well, katulad ng sinabi ko, dalawa yung i-consider mo. Number one is budget. Kasi medyo may kamahalan yan, talagang mag-i-invest ka talaga ng pera. So, depende sa kaya ng budget mo. Number two, yung size. Yung ibang tao kasi hindi komportable sa maliliit, o yung iba naman gustong maliit na tablet. So, nasa sa'yo yun. Okay, so for next scientific question naman, sabi dito, Kuya Steve, totoo po ba na may alien at UFO? Pa-shoutout na rin po. So, shoutout muna to Blue Foxy 360. Okay, so bago ko sagutin yung question mo, i-define muna natin kung ano yung alien. So, ang alien is a creature na hindi nakatira sa Earth. Tama? Okay, so any bacteria, any organism, kahit pa sobrang liit, as long as wala sila dito sa Earth, is considered alien. So sa linaki-laki ng universe, siguro naman may isang bacteria dyan or microorganism. And kung meron man, ang tawag doon, alien. So, I'm sure sigurado meron yan, imposible namang wala. Pagdating sa question mo na UFO, yung mga parang spaceship, hindi ko sure if gano'n na sila ka-civilized para naka-invento ng spaceship. Pero since sa laki ng universe natin, malay mo. Ayaw nga naka-invento na ng mga airplane eh. Malay mo, doon sa malayo, meron din. And for our last question for this episode na mukhang weird, ang sabi dito, Kuya Steve, pag yung safeguard po nilagay sa chismosa kong kapitbahay, safe na siya at hindi na po siya makakachismis. Well, pag nilagay mo yung sabon na safeguard sa bunga nga ng kapitbahay mo, hindi na makakachismis yun kasi puno yung bibig. Baka lumobo yung bibig nun. Pero hindi mo na rin magagawa yun dahil either mapupunta ka sa barangay or ipapahuli ka ng kapitbahay mo. So, hindi safeguard ang gamot sa chismis. Ang gamot sa chismis is huwag niyong bigyan ng information yung mga chismosa. Kasi pag wala silang information,
wala silang chichismis. Okay, so natapos na naman ang ating Q&A. Maraming salamat sa mga pinadala ninyong question. Scientific, love question, alien, mga safeguard question. So sa lahat pa ng gusto magtanong, mag-leave lang kayo ng question dyan sa comment and babasahin ko lahat yan. Okay, so before I go, so siguro napansin nyo may mga nagbago dyan sa environment, mga kung ano na mga posters. Well, kasi dito sa Megatoon, as much as possible, gusto kong i-uplift yung spirit ninyo to stay positive. Siyempre, galing ka sa trabaho, pagod ka, at least pag nanood ka ng Megatoon, kahit papaano, ma-inspire ka to something positive. So yan, ma-inspire ka ng positive dyan. And kung napansin yung bagong collection ko, ayan yan, yung kulay pink, ang pangalan niya si Diva. Ano yan, character sa Overwatch. Super collectible yan, ang hirap bilhin na Funko Pop toy. So papakita ko sa inyo. And kunin natin si Diva. Actually, hindi ko gusto yung kulay niya kasi pink. Ako kasi anything pink ayoko. Pero since robot siya, mahilig ako sa robot. Nagustuhan ko siya. So, mechanized siya. Gawa siya ng Funko Pop. Kung alam niyo yung Funko Pop, hindi nagagalaw. So, pang display lang talaga. Ayan. Ayan. So, kung nilalaro niyo yung Overwatch, kilala niyo to. Tapos, alam niyo kung anong maganda dito? Yung driver niya nasa loob. Pag binuksan mo yan, ayan o. Ayan. Ayan si Diva, yung maliit. Kunin natin si Diva. Ayan, yung maliit na Diva. O, diba? Ang cute. Alam nyo, isa to sa mga super rare na ang hirap bilhin dito sa Pilipinas. Mabibili nyo to sa Amazon abroad. Siguro gagastos kayo ng 5 to 6,000 for shipping. And swerte ko may nakita ko. So, binili ko na agad. So, eto, ganito siya kalaki. Ayan. Nakakatayo siya kasi flat yung paa niya. And unfortunately, hindi siya laruan. Hindi mo pwedeng i-move yung mga kamay niya. Ayan. So, ayan siya, close up. And also guys, para sa mga nagpapadala ng artworks, i-check niyo yung official Instagram page ng Megaton TV at sigurado, baka napunta na doon yung mga artworks ninyo. At may mga pahabol akong tanong, announcement. So doon sa kabilang channel ko, yung Estib Place, magkakaroon din ng shoutout yon. So pag nag-comment kayo din ng shoutout, baka lagyan ko rin doon sa dulo ng video yung mga shoutouts ninyo. And guys, meron akong question sa inyo. Anong gusto nyong ituloy kong laruin? 7 Days to Die? Orcs Must Die? Sabi nga nila ko, Estib, at puro die yung nilalaro mo? Gusto nyo ba maglaro akong Roblox? Marami sa inyo nagsasuggest, laruin ko daw yung PUBG. Player Unknown Battleground and yung Fortnite tsaka yung Rules of Survival yata yon. Well, masyadong silang sikat ngayon, marami ka na mapapanood ng ngayon. So hindi muna yun ang nilalaro ko para at least maiba naman, di ba? Okay, so that's about it for this episode. Maraming salamat sa inyong support. So kung bago ka pa lang dito, i-click mo yung subscribe button and notification bell para sa next upload ko manan-notify ka agad. Okay, so hanggang sa muli, this is Steve saying, smile, stay awesome. Bye-bye.